A layer of soft clay having an initial void ratio of 1.2 is 6 meters thick. Under a compressive load applied above it, the void ratio decreased by 1/3. Evaluate the reduction in the thickness of the clay layer. Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back sa ating channel. Ang problem natin for today is under ito sa topic na compressibility of soil. And ang problem na ito is maraming beses na ito lumabas sa passboard. And una ito lumabas noong November 2016, May 2017, November 2018, May 2022. And malay natin lalabas ito sa next exam. So, first na gagawin natin is i-identify muna natin itong mga given dito sa problem. A layer of soft clay having an initial void ratio of 1.2 is 6 meter thick. Ang 1.2 ito ang ating initial void ratio. And ang 6 meter, yan naman ang ating thickness ng ating clay layer. Sa ibang problem, tinatawag itong thickness of stratum. So, for example, ito ang ating clay soil. Ang ating clay is mayroon niyang initial void ratio na 1.2. And ito naman ang kanyang thickness, which is 6 meter. Next. Under a compressive load applied above it, the void ratio decreased by 1/3. So, itong soil natin, in-applyan daw ito ng compressive load dito sa taas. And then dahil dyan, mako-compress itong soil natin. And then ito na yung bagong thickness niya, itong H nu. And ito naman, ito ang change in thickness. So actually ito yung hinahanap natin, yung itong change in thickness. Ito yung tinatanong sa problem. Kasi kung babasahin natin, sabi dito, evaluate the reduction in the thickness of the clay layer. Ito ang plastic settlement or change in thickness of stratum. Okay. So, next. Okay, so punta naman tayo dito sa void ratio. Ang sabi dito is the void ratio decreased by 1/3. So, ibig sabihin ng ating void ratio, mababawasan siya ng 1/3. So, kung ito ay 1/3, ang natitira na lang, itong natira dito is, syempre, 2/3 yan. 2/3 ng initial void ratio. So, itong 1/3, yan ang ating change in void ratio. And ito namang 2/3, ito ang ating final void ratio. So, ang soil kasi natin is na-compress. So, expected na ang ating void ratio ay liliit. So, ito yung nangyari. Lumiit ang kanyang void ratio, which is initially dapat 1.2 siya noong time na hindi pa siya na-compress. Okay, so since na-identify na natin ang mga given, so pwede tayo mag-proceed sa ating solution. Plastic settlement. Formula na gagamitin natin dito ay formula ng plastic settlement. So, kunin muna natin itong change in thickness kasi ito yung requirement natin bago natin ma-solve itong plastic settlements. So, kung titingnan natin dito, ang change in thickness natin is just equal to 1/3 ng initial void ratio. So, that means, ito na lang isulat natin dito. Yan. Change in void ratio,
stress equal to 1/3 ng initial void ratio. So, ayan. So, makukuha na natin dito ang plastic settlement. Okay, plastic settlement natin ay 1.09 meters. Yan. So, since na solve na natin ang hinahanap, so, why not isolve din natin itong H nu? So, minsan kasi, sa problem, ito rin yung tinatanong. Sometimes, ito yung tinatanong, plastic settlement, sometimes rin is ito. So, kunin na lang natin itong H nu or bagong thickness ng clay soil natin. So, kung titingnan na natin dito sa figure, makakabuo tayo dito ng formula. So, subtraction lang yan. So, ito, ang thickness natin is 6 meter. So, it is just equal to H nu plus change in thickness. So, i-transpose natin itong ito sa kabila. So, magiging ganyan na. So, ang bagong thickness natin is just equal to thickness ng clay natin minus itong change in thickness. So, yan. For 41 meters. So, ang bagong thickness ng ating soil is 4.91. Okay. So, isolve din natin itong natitirang unknown. Okay. Kasi parang unfair naman kung hindi natin ito isosolve. So, sige, solve natin. Change in void ratio, ito siya. So, it's just equal to 1/3 ng initial void ratio. Yan. So, substitute natin yung values dyan. So, makukuha natin dyan is 0.4. So, kung 0.4 ito, yung natitira dyan is yan, final void ratio. So, final void ratio natin is just equal to 2/3 ng initial void ratio. Substitute natin ang values. So, makukuha natin dito ay 0.8. So, ayan. Yan, masaya na sila. Kasi kompleto na lahat. Lahat may value. So, okay. So, balikan muna natin itong formula ng plastic settlement. Kung i-breakdown natin itong change in void ratio, ang makukuha natin dito is initial minus final void ratio. And then, itong final void ratio, kung i-breakdown natin yan, ito ang ating makukuha. Itong 1/3 is magdidepende ito sa kung ano yung sinabi sa problem. So, sa itong problem na sinolve natin, ang sabi dito is void ratio decreased by 1/3. So, 1/3 yung isusulat natin dito. So, kung titingnan naman natin dito sa figure, ang change in void ratio is just equal to 1/3 ng initial void ratio. So, pwede natin sabihin na, yan, pwede natin ilagay dito yung 1/3 ng initial void ratio. So, kung ang sinabi sa problem naman ay decreased by 1/8. So, 1/8 ang ilalagay natin dito. And kung titingnan natin ang change in void ratio dito sa figure, it is just equal to 1/8. So, pwede ito yung gamitin natin. 1/8 ng initial void ratio. Ayan. So, kung ang sinabi sa problem is decreased by 3/4 din ang ilagay dyan. Kung titingnan natin dito sa figure, ang change in void ratio natin is just equal to 3/4 din
3/4 ang initial void ratio. So, pwede natin ilagay dyan. Okay, last. Void ratio decrease 2. Decrease 2, 3/4. Hindi sinabi decreased by. So, magkaiba po yung 2 at saka by. So, kapag sinabing decrease 2, 3/4, ibig sabihin, ito na ang kanyang final void ratio. So, decrease to 3/4, ibig sabihin, ang final void ratio na is 3/4. 3/4 ng initial void ratio. So, kung titingnan natin dito sa figure natin, kung ang void ratio natin is decrease to 3/4, that means ito na ang kanyang final void ratio. Ito na ang kanyang magiging, ano, yung final, 3/4. So, kapag sinabing decrease to, so, ang gamitin na lang natin ay ito, initial minus final, and then nilagay natin dito yung, ano, substitute lang natin dito yung final void ratio. So, yun. Okay. Yun ang kaiba ng by at saka to. Kapag by, kung okay, so kapag by, 3/4, ang initial void ratio, subtract natin sa 3/4 ng initial void ratio. So, kapag decrease to 3/4, ito na ang magiging final void ratio natin. So, iyon. Okay, by the way, mayroon pala akong idadagdag na additional question. So, just in case lang ito. So, if ever na itatanong ay shrinkage factor, ang formula ng shrinkage factor ay ito. Kung mapapansin natin, itong formula na to is parang familiar, di ba? Kung titingnan natin ang formula ng plastic settlement, actually itong nasa parenthesis, ito ang shrinkage factor. Yan. Kung sakali man itatanong itong shrinkage factor, at least meron tayong idea na ang formula pala niya ay ito. And yung nasa plastic settlement, ito pala ay shrinkage factor. So, actually, hindi ito madalas lumabas. Ang madalas lang na lumalabas na tanong is ito. Change a plastic settlement at saka new thickness. So, ito, kwan lang ito, additional lang ito. So, yun. Okay, maraming salamat sa inyo. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe lang kayo dito sa ating channel. Click nyo lang itong subscribe button. And then kung gusto niyo, i-click nyo rin itong bell icon para ma-notify kayo kung may bagong videos tayo. And sa TikTok, ito yung TikTok account ko. So kung gusto niyo mag-follow, i-follow nyo lang ako doon. And sa Facebook, ito naman ang aking Facebook account. So, hanggang sa muli. See you sa susunod na problems natin. Inshallah.